Hi guys and welcome. Welcome po ulit sa The Seaman Vlogger. So kung natatandaan nyo, I think a few days ago, ang gumawa ko ng isang video or vlog na itanong mo kay The Seaman Vlogger. And yun nga, may mga nag-question. Usually ang in-entertain kong question is yung nag-follow ng instruction ko na pupunta sa aking Facebook account, tapos doon ako i-PM. Iba kasi nag-comment, so parang unfair naman doon sa sumunod kung paano mag-ask ng question. So ang makikita nyo ngayon, yung mga nag-PM sa akin. So nakakolekta ako ng 15 or 15 nga questions. So what we are waiting for, let's begin the tanong mo kay Seaman Vlogger. Okay guys, so we'll start. 15 questions. Sasagutin ko kung ano yun. So let's start from number 1. So the number 1 question galing kay John Kenneth Solarte. So question, sir, pwede po ba advice kung ano dapat kong gawin sa barko? Baka sasampa ako ng third mate sa labas galing akong intern island. At mga tips paano i-organize ang mga trabaho ng third mate. Maraming salamat po. Actually, ang trabaho ng third mate, it's port documents or assistant ni kapitan pagdating sa mga documents. Kasi pag-arrival ka sa port, meron yung crew list, vaccination list, ano pa ba, seaman's book crew list, personal effects crew list, pa mga ganun na papeles. Tapos ngayon, as third officer, isa ka rin na isa kang safety officer na ina-assist mo si chief mate at ikaw ang in charge ng mga life-saving appliances and firefighting equipments. So pag ganun, in charge ka, ikaw yung nag-maintain noon. Halimbawa, meron ka nakita mga damage sa equipments ng life-saving or the firefighting, i-advise mo kay chief officer kasi si chief officer ang pinaka-main safety officer. Ikaw lang ang taga-maintenance. And for more or additional info, try mo nga i-watch ang aking vlog, mga trabaho ng BSMT. So from messman to captain, nandun yung kung anong ibig sabihin or kung ano-ano ang mga trabaho ng tao sa deck department. Okay, so number 2 question, let's read. From Pierre Kongson, good evening sir. I would like to ask if how do you cope with stress on board? So ayan, tanong niya kung paano makukope up ang stress on board. Usually, on based on my experience, hindi talaga maiwasan yun. Pero yun nga, how to cope the stress on board, katulad ng homesick, number 1, yan nagpapastress sa'yo. So ang gagawin mo lang is, think happy, huwag kang mag-isip ng mga sad memories. Tapos meron din ako vlog kung gusto mo, mas explainable yun. Paano maiwasan ang homesick on board? Pwede mo na panoorin yun. Meron yan. Tignan mo lang, nakalimutan ko kung anong vlog number siya, pero meron ako nun. Then usually, ang ginagawa ko, mga movies, usually nag-download ako ng movies pag nandito sa Pilipinas. Dinadala ko. So usually lahat ng movies ko, puro comedy and animations. Ayoko ng war at saka drama and horror kasi nakaka-affect ng personalities mo or ng feelings mo on board the vessel. Okay, so yan yung number 2 question. Okay, let's go to the third question. It's from Alvin Rex Tuazon Canlas. Ano po sir ang mga tips nyo sa mga baguhan pa lang o mga deck cadets? How to overcome homesick and depression? Sama nyo na rin po kung paano masanay na hindi sumuka sa barko dahil sa alon. Pwede sir masagot nyo ang pa-shout and pa-shoutout na rin po. God bless. So, pares lang siya ng question from the previous. Hi, Natalia! So, pares lang siya about sa depressed or stress on board. Tapos, yung isa naman na sinasabi niya, siguro, mahihiluin siya. Actually, ako rin mahihiluin. So, parang ganito yan. Sabi nila, kasi usually, 2 days lang ako nahilo, then okay na. Sabi nila, pag talaga matindi ang hilo mo, 1 week kang mahihilo, pag hindi ka mag-take ng gamot, which is yung
po namin patawag doon. Tapos noon, pag nagsuka ka doon ng green, ibig sabihin, okay ka na, matibay ka na sa susunod. Yung pang 8th day, wala na, hindi ka na mahihilo. Pero usually naman, yun nga, sa aking experience, dalawang araw lang ako nahilo din. Okay na, kasi parang nasanay na rin. Okay, we go to the fourth question na medyo mahaba. Tara, kasahin na natin. So, from Pao Luliano. Sir, good day. Napanood ko po ang vlog mo sa YouTube. Ang tanong ko po ay, may i-advise mo po ba na dumaan muna ang isang OIC and VEV sa pagiging ratings? Salamat po. Sana mapili mo ang tanong ko. Nagtatanong na po ako sa inyo noon pa sa FB page. Saan Marino? If manalala po pa, sir, yung page na yun, 4th year high school pa lang po ako. Noon at ngayon, inaasikaso ko na po yung journal ko para maging BSMT graduate. Magte-take ng OIC NV exam. Salamat po, sir. Mga tips at payo nyo, lagi ko rin pong inaabangan ang mga vlogs mo. Condolence rin po sa papa mo na dating PAF serviceman. Actually, hindi siya Philippine Air Force. Siya ay Philippine Navy. So, as mine, reservist naman ako ng Philippine Navy as junior officer or the second lieutenant, ensign, tawag naman sa Navy. So yun, yung tanong niya, kung okay lang ba na dumaan mo na sa rating bago mag-opisyal. On my opinion and my experience, sana hindi ma-offend yung mga dumiretsong opisyal. At yun nga, kasi para sa akin, nagdaan kasi ako ng rating twice ako naging OS bago ako naging third officer. Ang naano ko lang is kung nagdaan ka ng rating, alam mo yung sitwasyon ng mga tao mo. Kasi as officer, ikaw mag-uutos sa mga tao. So ngayon, kung nadaanan mo yung hirap nila, alam mo sila kung paano i-manage. Katulad ng halimbawa, may nag-uutos na official gusto, snap. So biruin mo, 100 meters yung lalakarin niya, gusto mo. Diba? Not like sa akin, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pag nag-utos ako, siyempre it will take time eh. So 100 meters maglalakad dyan. Ilang minuto yan, diba? Not like sabi nga, yung ibang officer, pag nag-utos, gusto agad-agad, ano yung papatakbuhin. Sabihin pagtatakbuhin naman, o bawal tumakbo, bakit ka tumatakbo? So siyempre, ilagay naman ng official, or ako pala, nilalagay ko ang sarili ko sa inuutos akong rating kung kailan niya matatapos yun. At siyempre, isang number one din dito ay hindi ka maguguyo ng rating. Paano ko sinabi hindi ka maguguyo ng rating? Halimbawa, sa pamimintura, sabi niyang kasama ko dati noon, mahirap daw magpintura kasi ganyan, ganito, ganyan, ganyan. So sinabi ko sa kanya na lang, Brad, dalawang beses ako nag-OS. Meron pa nga akong paint course sa Jotun. So alam ko mamintura. So simula noon, hindi na siya nagdadrama sa akin na mahirap magpintura. Kasi alam niya na may alam ako sa pamimintura. Okay, so let's read the fifth question. So, from King Kong X. Good evening po, Seaman Vlogger. Sana masagot niyo po ang tanong ko. Matagal na po kasing umiikot sa isip ko at laging bumabagbag. Ha 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 ha. Ito po, tanong ko. Kailangan po bang magaling sa math kapag nag-BS Marine Engineering? Gustong gusto ko po kasi ang makapagtrabaho sa barko at hilig ko po talaga sa mga iba't ibang klase ng makina. Sana po masagot nyo ang tanong ko. Thank you po in advance, more power. So, usually, I belong to the department. I mean, meron din kaming math, physics, trigonometric, yan. Siguro, sa pag-aaral, usually sa college, talagang mahirap kasi syempre hindi mo, may mga calculations na mga, diba, mga formulas na kailangan mo memorahin. Pero pag nasa barko ka na, just one click away lang yan, sandaliri lang yan. Nasa computer. Pero syempre, mas maganda pa rin kung you know the manual mode, diba? In case na masira yung computer mo, pwede ka mag-manual. So yun nga, yung tanong, dapat ba magaling sa math? Actually, hindi naman eh. Ang kailangan mo lang is maging madiskarte. Or sabihin natin, masama-pasa mo lang ang subjects mo. Top notcher or top walk. Ano ba yung top walk? Yung ganyan na lang, or ganyan na lang, babaksak na. Pare-pares lang ang trabaho sa barko. O sabihin mong pag sabihin cum laude or first honor,
pares pa rin kayo magtitik-tik ng kalawang, pares pa rin kayo mag pipintura sa barko. So there's no segregation of job. Maski matalino ka or katamtaman lang or poplaks. Okay, we go to the number 6 question. Let's read. So from Ria J. Mahinay. Good day sir, pa-shoutout po pala sa ate ko na si Jane Mahisay. Question ko po, ilang oras ang shore leave ng seaman sir? Tamang-tamang tanong mo kasi mahilig ako sa shore leave. Actually, halimbawa, kung nag-duty ka, halimbawa 6 to 6, halimbawa, ang duty mo sa barko is 12 to 6, I mean, sabihin natin, 12 a.m. to 6 a.m. Tapos ang baliktad nun, 12 p.m. to 6 p.m. So, meron kang 6 hours na pahinga. So, ibig sabihin, yun lang ang time mong pwede lumabas. Dapat bago mag 12, nasa barko ka na. And hint, kung lalabas kayo, huwag mong sagarin. Kasi halimbawa, 12 a.m. to 6 a.m. ka, duty, di ba? So, pagkatapos ng duty mo, halimbawa, 7 a.m., lumabas ka, then uuwi ka sa barko, 11:30 p.m. 11:30 p.m. Then, mag-duty ko ulit ng 12 p.m. So, isipin mo, 8 hours straight. Di ba? Siguro, pwede ka lumabas 2 to 3 hours para meron ka lang 1 to 2 or 3 hours na tulog or rest. Kasi, importante kasi sa barko, hindi yung shore leave. Importante kasi, yung trabaho mo. Mahirap mabulilyaso. Pag nabulilyaso ka, mahirap din ibalik ang trust ng mga officers mo. O sabi mong officer ako, mahirap ibalik ulit yung trust sa mga senior officers ko kung magkaroon ako ng bulilyaso. So, think twice. Dapat, pag nag-shore leave ka, bigyan mo rin ng oras ng pahinga. Ngayon, kung sabi mo halimbawa dayman, ano ba yung sabihin ng dayman? It's from 8 a.m. to 5 p.m. lang ang trabaho. So, pwede ko labas. Pero siyempre, magpapalang una sa senior officer mo. Kung deck ka, kay kapitan o kay chief mate. Pag engine, kay second engineer and chief engineer. Pwede kang bumalik siguro madaling araw, pero dapat sa trabaho mo, fit ka. Di ba? Kasi pag nasa barko ka, ang importante, trabaho, hindi ang surely. Okay, so we're down on the 7th question. Let's read. Idol, madami po bang OT sa barko? Halimbawa, araw-araw OT. Hehe, salamat po Idol, kahit di mo po ito maipost, basta masagot lang po. Salamat. More video pa sir, nakaka-inspire po kayo. Promise, lalo na sa akin. Future Marine Engineer. Okay, OT, ano big sabihin ng OT? Overtime. Sabi nila dati, ang overtime para sa mga rating is, sabihin natin maraming kita kasi may additional bayad yun eh. May ibang company naman na fixed overtime, wala silang extra overtime. Yung extra overtime may bayad. Ang fixed overtime may bayad pero hanggang dun lang. Pag lumapas ka sa weekend sa succeeding hours, extra yon pero free. So ngayon, according sa rest hours, I mean, yung regulation sa ISF, so meron ka lang required overtime. May iba naman ng mga senior officers. Halimbawa, 2 hours a day ang overtime mo. May iba naman na 4 hours a day ang overtime mo. Minsan yung Saturday na half day, ginagawang full day. Ang Sunday na walang pasok, ginagawang full day. So, depende na lang sa senior officer mo kung pag-overtimein ka ng matagal or hindi. Okay, so let's go down to the 8 questions. So, from John Russell, hello sir, nakita ko po yung video niyo sa YouTube. Sir, question lang po about sa number 1 or sa 1-year course. Kumuha po kasi ako ng CTRS rating course, 1-year kinuha ko. Tanong ko lang, pwede po ba makakuha ng position ng AB or OS kahit 1-year course lang? Actually, dati yung seaman course na yan is 6 months. Okay nga ngayon, naging 1 year eh. So ngayon, lagi na lang ano yan eh. Kasi ang pagbabargo kasi laging depende. May ibang company na ina-accredit yung 1-year course. Pero syempre, mas prefer nila yung mga 4-year course. Bakit? Kasi yung studies niya, yung curriculum niya, sakto sa pagiging seaman. So yung about sa 1-year course, siguro oo, siguro hindi. Pero syempre, sa tiyaga, performance at sipag mo, baka pwedeng sabihin natin, pagbigyan. Kasi meron ako dating naging AD. Actually, ang course niya isa na lang. Custom Administration. So, hindi related. Pero naging AB siya. So, isipin mo ikaw, 1 year lang, related. So, I think you have the chance na maging OS or AB. Okay, for number 9 question.
from Kenneth Celestial Samonte. Mahirap po bang magsiman pag walang backer? Okay, so ito. Marami akong na-receive na message, PMs, comments na sir pa backer. Tapos may nababasa rin ako na pag wala kang backer, hindi ka makakasakay ng barko. Okay, kung talagang mandatory ang pagiging backer, ba't hindi nalang sinama sa course natin, di ba? I mean, ang backer kasi, dalawang klase yan. Mapapasama ka or mapapagod ka. Paano ko ba mas mapapasama? Pag yung backer mo ay salbahe, tapos nalaman may backer ka, yari ka sa barko, ikaw ang papinitan, di ba? Hindi ka rin pwede makaangal. Tapos meron din ba na, kunyari ako backer, may binakeran ako, yung binakeran ko matigas ang ulo, masisira ang pangalan ko. So ngayon, ang masabi ko lang, hindi lahat ng company, which is may vlog ako dito eh, about dun sa paano mag-apply ng ano, ng tips yun, ng walang backer. So, what's the use ng backer, di ba? I mean, may nakakasakay naman na walang backer. So, ba't lagi yun yung sinasabi na may dapat may backer? Parang pangit, di ba? Nakasakay ka may backer. Di ba mas maganda sabihin, nakasakay ako na walang backer? You see? Di ba? Sabihin mong, eh, ang tagal-tagal ko na kasing tambay. So, kailangan ko ng backer. Kung matagal ka na tumambay, di kumuha ko muna ng ibang trabaho. Di ba? Tsaga-tsaga yan. Meron ako kasama 3 taon bago nakasakay eh. Walang backer ha, nag-utility. Pero nakasakay pa rin. So, proud siya sa sarili niya na hindi siya nag-backer. Pero nakasakay siya. Okay, so let's go to the pang-sampung question. Question is from Benji Doy Neri. Sir, I just saw your video in YouTube. Tanong mo kay Simon Vlogger. How to be a leader, sir? Paano ba utusan ang mga tao mo? At anong ginagawa mo sa tao mo pag di nasunod yung utos mo? At how to handle yourself when you're stressed to your people? At okay lang ba na maging sobrang bait sa mga tao mo? Thank you, sir. And I am fresh officer lang po. Sir, thank you. So, siya isang officer. I think you're a third officer, right? So, mahirap kasi third officer, binubuli. So, paano mo ma-overcome yun? Ipakita mo sa kanila na alam mo yung trabaho mo. Tapos, inutusan mo, di ba? At hindi sumunod. Isay ko mo na ako ang officer mo, so dapat sumunod ka. Hindi naman kita papahamak sa mga utos ko. At that's my job na kailangan itang utusan. Hindi ako pwede gumawa yan. Example ko sa inyo. Nung naging third officer ako, meron bossen. Yung bossen na yun, nahawakan niya ako nung OS ako. And galit siya sa mga, katulad sa akin, taga-PMMA ako. Galit siya sa lahat ng mga PMMA. So ngayon, ang ginawa niya sa akin, kinawawa niya ako. Then sumampo ako ulit, naging senior cadet ako kasi ready for promotion as third officer. Pinahirapan pa rin ako. Then after that, third officer ako, parang inano niya pa rin nandi, bossen ako. So that's the time nag-step out ako. Sabi ko, bossen, third mate mo ako. So, I'm officer, you're not. Kung sabihin mong petty officer ka, nandyan yung petty, ako officer. So you must follow me or else. So yun, parang na-realize niya ako nga, no? Baliktad ng mundo. So ngayon, finalo ako. At huwag mong ipapakita na i-stress ka sa kanila. Kasi the more na na-stress ka, the more na didikdiking ganyan. So dapat may konting paninindigan as officer. Hindi mo naman sabihin na kailangan mong maging matapang. Yung para lang the way na mabait ka na para sumunod sa'yo. Diba? Hindi ka ubusuhin. Tapos yung mga tanong mo sa akin na dapat mong mabait, usually, nasubukan ko na yan. Pag masyado ka mabait, aabusuhin ka. So dapat, lagyan mo ng paninindigan ng konti, lagyan mo ng pangil. Tama yung sinabi ng chief officer ko dati. Ang sinabi niya sa akin, sometimes you need to be an asshole para sumunod ng mga tao mo. Which is totoo. Kasi ginawa ko yan, yung sumunod. Kasi yung nakita niya na parang parka-barkada, yan, di ba? Yun, hindi ako sinusunod. Eh, nagpakita ko ng pangil, sumunod. Pero syempre, idadaan mo pa rin sa respeto ang pag-utos sa kanila para hindi sila magsabi na wala sa ayos yan. I mean, job is job. Trabaho is trabaho. Diba? So, yun ang
boy sa barko. May officer, may ratings. So, that's it. Okay, next question. The number 11 question. From Helicobacter pylori. Sir, question. Hindi man relevant, pero itatanong ko na din. Ano meaning ng toothpick sa inyong mga seaman? Bakit daw kinakatakutan ng toothpick? Pati kapitan, nirespeto ang toothpick. Only seaman knows daw eh. Na-curious ako. Thank you in advance sa pagsagot. Nanonood ako ng mga vlogs mo, sir. Toothpick. Ano ibig sabihin ng toothpick? Actually, since I sell, nag-start ako 2003, hindi ko pa naririnig yung toothpick. Siguro naririnig ko ang toothpick. It's a type of vessel. Halimbawa, kami mga tanker, ang tawag na sa barko namin is desabog. Ang mga log ship, yan, toothpick ang tawag. Ang mga LPG naman, tawag, itlog. Kasi nga yung LPG, para may itlog. Then, yung mga bulk carrier is dibuhos. And yung container naman, dekahon. So about toothpick, actually, hindi ko alam yan eh. Yun lang alam ko ah. Ang toothpick is yung mga log ship. Okay, let's read the 12th question. From Francis Losorata. Sir, kung halimbawa na inoperahan ka sa bituka, yung tinatawag na herenya, yung sa itlog, makakasakay ka pa ba? Schooling pa friend ko. Baka kasi di na siya makasakay after graduate. Sayang naman. Thanks sa sasagot. God bless. Okay, about to sa question mo sa medical. Sorry, nasabi ko na ba to? Or nagawa ko ng vlog? Nakalimutan ko. It depends sa medical ng isang shipping company. Kung halimbawa, nakita ng shipping company yun at yung company is hindi naman mataas ang standard, makakasakay ang kaibigan mo. Ngayon kung masyado mahigpit, hindi makakasakay, so dapat niyang lumipat ang company at or lumipat ng ibang medical center. So yun ang actually ang option lang dun sa ano mo, sa problema ng friend mo. Kung okay sa medical, mag-fit to work siya. Pag hindi naman okay, not fit for duty. Okay, let's do the 30th question. Let's answer it. It's from Takel Embryo Richel. The Seaman Vlogger. Sir, kukunin pa ba ang mga complete docs sa barko, sir? Kasi sasampa na ako ng Inter-Island. This, sir, pa-shoutout po na rin. Actually, lahat ng documents mo, importante dalhin mo lahat yan. Bakit? Kasi pag sapa mo ng barko, kukunin ni kapitan yan. Tapos, bakit? Bakit tinukuha ni kapitan? For safekeeping. Kasi minsan, may sumasampang mga inspector, katulad ng port state control, vetting inspector, katulad sa tanker vessel, tapos may mga US Coast Guard ba. Tinitignan isa-isa ang mga certificate kung valid. So, yun ang ano, payo ko sa'yo. Lahat ng documents mo, dalihin mo. Tapos kukunin ni kapitan yan or isusurrender mo sa kanya. Para for safekeeping na rin at for inspection. Okay, let's go for the 14th question. From Sanji Ergelia. Idol, kailangan ba talaga ng pampalaki ng pototoy ng mga seaman para lang masatisfied nila ang mga babae ng akyat barko? Okay, for your question. Okay, announce ko lang. This is a rated PG question. Okay, about sa pototoy. Parang kung sabihin nito, usually akyat barko 50-50. Hindi lahat ng puerto may akyat barko. Bihira lang. Ewan ko kung saan meron kasi hindi pa ako na-experience sa akyat barko. Then about sa pototoy, I definitely disagree. Nasa performance yan. So maski maliit ang pototoy mo or katamtaman lang, basta maganda or magaling ka sa performance. Maski hindi pa akyat barko yan or maski ano mo, GF mo or asawa mo, swak, di ba? Okay, so let's go for the last question, the number 15th question. From Dianito Tamayo. Idol, kahit di po ba magandang school yung papasukan mo, okay lang po ba? May pag-asa po ba na makasampa agad sa barko or matatagal lang po? Tsaka totoo po ba na mahirap daw makasampa pag marine transportation? Salamat sa pagsagot, Idol. Okay, actually wala naman sa school yan eh. Nasa company yan. Kung yung in-applyan mong company is urgent hiring at nasaktuhan mo, nag-apply ka, makakasakay ka agad. Pero halimbawa, hindi sila urgent hiring.
pero kailangan na ng utility, tapos may pila yon, mag-utility ka lang. Wala na akong problema sa utility, kaya lang minsan yung iba walang allowance. Yung iba naman, may allowance. So ako, nag-utility ako ng almost 6 months. Ang allowance ko lang is libre lunch. Yun lang. Pero nagtiyaga ako. Then after 6 months, nakasampa ako. Then about sa marine transportation, kung mahirap sumampa, usually kasi marami ang marine transportation na course, konti lang engineering course. Pero sabihin natin may kahirapan kung wala kang experience. Pero kung may experience ka, intiman ka. So yun nga, marami ang marine transportation, minsan, usually ang pinakamarami sa Pilipinas is yung rating. Yan, medyo may kahirapan na hindi naman dama yung kahirapan pagsakay. Pero sa officers, napakabilis. Pagbaba mo, maski nasa barko ka pa, papasahin ka na. Siyempre, wow, 9 months, 7 months, 6 months sa barko, siyempre, kailangan ko magbakasyon. Hindi naman puro trabaho, di ba? Kawawa naman yung sarili ko, kawawa naman yung mga pamilya ko, yung mga anak ko, gusto na ako makasama, di ba? So, parang ganun. So, yan, sagot ko yung question mo. Okay, if you like this vlog, kindly like and subscribe, tapos share mo na rin sa aking Facebook page. Meron ako Facebook page and YouTube channel. The name is The Seaman Vlogger. Okay, thank you very much. Ano ba next vlog ko? Tingin ko may gagawin ako next vlog. Okay, see you in my next vlog. Thank you. Have a nice day.